Grabe. Anong oras na? 2:29. Pero ang lakas pa rin ng umong sa labas. Ramdam na ramdam mo yung hangin. Babango na ako para kumain. Hindi niyo ba ako? Mabango na ako para mag-prepare ng aking tanghalian. Hindi pa ako nagtatanghalian. Anong oras na? Ngayon, nag-check ko yung kung anong itsura ng labas. So, andito ako ngayon sa kabilang kwarto, sa taas. Kasi kanina ko pang naririnig yung ugong sa baba. I-check natin kung anong condition na sa labas. So, grabe. Ang lakas ng hangin. Grabe. Sobrang lakas ng hangin sa labas. Grabe na. Ayan, grabe. Nakikita nyo ba? Sobrang lakas ng hangin. Kung mapapansin nyo yung bundok, ayan o, parang hindi siya masyadong matanaw kasi sobrang lakas ng hangin. Tapos, medyo maulan-ulan pa. So, ayan, dito naman yung sa kabilang bintana. Grabe. Grabe yung paligid, oh. Sobrang lakas ng hangin. Nakakatakot. What if pa kaya dun sa ibang lugar na talagang tatamaan ng bagyo? So, ayun, nandito ako ngayon sa taas ng apartment namin. So, kagigising ko lang. Grabe, ang sarap matulog kasi na ulan. Pero, nakakatakot din kasi syempre na naririnig ko yung ingay ng hangin sa labas. Kaya, umakit ako dito sa taas para i-check kung ano na bang kalagayan ng sitwasyon sa labas. Kasi, dito nga sa Japan yun is may bagyo, yung hagibis. So, wala kaming, hindi namin alam kung ano nangyayari sa ibang lugar kasi sa ibang lugar ata ay wala ng kuryente. Pero sana safe pa rin yung mga tao doon. So sa mga lugar po na malapit sa Tokyo, ingat-ingat po kayo, doble ingat po kasi ayon po sa weather forecast ng Japan, ang hagibis daw po ay is napakalakas talaga. So baka bukas po, posibleng na siya, bumaba siya sa lupa. So ngayon po kasi is nakakaramdam na ng matinding paghangin sa paligid. Kaya double ingat po sa mga, lalo na po sa mga trainee, sa mga Pinoy at Pinay na nandyan sa malapit sa Tokyo. God bless po sa inyo. Pag handong maulan, masarap talaga yung matulog. Pero kapag may naririnig ka naman na parang feeling mo parang sobrang kakaiba sa paligid mo, parang nakakatakot din kasi syempre hindi biro yung bagyo na darating dito sa amin sa Japan. So nakakatakot din. Naririnig nyo ba yung ugong? Parang yung bahay namin parang ginaganan siya. Kaya nakakatakot din. Parang feeling mo yung gusto matulog pero parang pag naririnig mo yung mga ganun tulog, parang nawawala yung focus mo na matulog kasi parang natatakot ka din, syempre. So, sa mga trainee po na nandito sa Japan, make sure lang din po na may sapat kayong pagkain para sa mga ganitong sitwasyon. Tulad po ng dilata, noodles, then isip nyo din po ang inyong cellphone, i-charge yung pang mabuti. Para in case din po na mawala ng kuryente is yung magagamit pa rin po kayo. Then, flashlight. Kasi mahirap din po kapag madilim, pag kumilos lalo na po kayo pag madilim na siya tapos may ganito pa sitwasyon yung bumabagyo pa, napakahirap po talaga. So sa mga trainee po na nandito sa Japan, so doble ingat po kayo at saka alert lang po tayo. Makinig lang po kayo ng balita
sa TV, sa cellphone, sa YouTube, kahit saan pong internet, kasi mahalaga din po ang may nalalaman tayo tungkol sa nangyayari sa paligid. Giri-giri na kulay. Tanghali. Abone. Umi desu. Atari ichimen umi. So ngayon, bababa muna ako kasi yung isa kong kasama nagyayakag siyang maglugaw kasi syempre maulan. Masarap kumain ng may mainit na sabaw. So tara, kain tayo. Ipalugaw si Mayorang Des. Ayan. Titikman natin kasi masarap dahil maulan. Ayan na, may kasama pang toppings. Karag yan? Tsaka ano yan? Bawang. Bawang? Oh, sosyal. Wow. Thank you, thank you.